Welcome back to my kitchen with my lutuing a la chamba. Bakit a la chamba? Dahil minsan masarap, madalas hindi! Mukha pa akong masaya niyan na hindi masarap ang aking lutuin madalas. Well, bakit ba? Diba? Life is too short para maging ano, mamroblema sa mga ganyang maliliit na mga bagay. Kung hindi masarap, edi hindi masarap. Paano ang gagawin? Hindi nga marunong magluto. Masagaw lang ang go in life. Huwag masyadong pinaproblema yung mga ganyan. Hindi marunong ng ganito, hindi marunong ng ganun. Have a go! Walang mawawala kung susubukan mo. Okay. Now, this time, ako ay narequestan ng aking anak na magluto ng Korean, ano to, sticky, crispy fried chicken. Ang gagamitin ko ay yung wings. So, heto na siya! Yan. Main ingredient, ang bida ng ating recipe, ay chicken wings. Yan. Buo talaga siya na chicken wings na binili namin. Yan yung pinaka-drumstick niya. Pero hinati ko siya. Para dumami. Mas patagal ang kainan. Okay, ngayon, kailangan din natin ng, ano to, potato starch. Siyempre, meron tayong salt at saka yung white ground pepper. Diba? Simple lang. Ganyan lang ang mga recipe ko. Walang masyadong achichuchu. Ngayon, ilagyan na itetch. There. Have some chicken there. Ay, mali. Ayun. Dapat pala, nag-ano muna ako. Ay, mga siya. Mag-halo-halo din yan. Pasasaan ba? Right. Ganyan lang ang ganyan. Sa mga hindi marunong magluto dyan. Naku, huwag kayo magpalala. Basta at the end of the, ano, yung recipe ninyo, eh, luto lahat. Kahit matabang yan, o maalat, madaling remedyohan niya. Importante, luto siya. Luto! Okay. Now, siguro asin muna at saka pepper para kumapit sila sa skin. Ito na naman tayo, baka mapaalat na. Kamayin. So, lagay ko siya dito sa plastic para ano, madali siyang ganun-ganun. Halo-halo. Ngayon, kung matabang yan, edi daanin sa sawsawan. Ngayon, itong pepper. Daw-dawin ko rin siya. Sana hindi siya maging anghang. Alam niyo guys, hindi naman talaga ako, hindi talaga ako marunong magluto. Pero siyempre, pag nanay ka na, nakapag-asawa ka ganyan, kailangan matuto ka. At matututo ka sa mga mali mo. Di ba? Kaya nga, a la chamba, minsan natsachambahan ko. Tama! Straight away, ang aking luto. Ay, naku, tingin ko mali talaga ako eh. Dapat talaga, inuna ko munang mag-mix ng powder. Tapos, doon ko sana inihulog yung chicken para even yung kanyang mamaya. Kumapit lang yung paminta at saka yung asin sa ilang pirasong manok. Ay, dyan na yan. Magagawa natin. Tapos, we will just coat all the chooks. All the chicken with, ano ito, cassava. Potato starch. Alam nyo nung pinapanood ko to. Ano to eh, recipe ni Maang Chi. Ano siya, Korean sa New Jersey ata siya. Nasa America na siya naka-base. Natutuwa ako sa mga recipe niya. Kasi simple nga lang din. So ito, sinubukan ko yung kanya recipe. Nakailang beses na ako nagluto nito. Nagustuhan ni Fiona, yung anak ko. Well, everyone at home, nagustuhan nila. So, lagi ko siya niluluto. Ngayon, after that, we will leave that in the fridge. Minimum of 30 minutes daw. Pero, as long as you can, para kumapit yung cornstarch. Potato starch sa kanya. Okay? And then mamaya, nabalikan natin to. Ika-fry natin. Okay guys, I'm back. And now it's time to fry the chicken. Now, ang sabi sa kanyang YouTube channel, sa kanyang video, para daw crispy, kailangan double frying. So, double fry natin siya. You can see guys, this is my second batch now. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating pagluluto. Okay, and while that
is cooking, ako ay mag-garlic fried rice, partner ng chicken, fried chicken. Prepare na for second frying. Siguro, tanggalin ko muna yung mga ano, yung mga ayun o, mga floating objects. Yan, teka lang, salain na. Right, so nahin ko itong makakapal. Whoops, so muna kung tatalo chicken. Yan, hanggang sa mag-brown lang siya furthermore. Yan, ang ating fried rice ay luto na. Yan, just waiting there. Na maluto itong chicken. Now, to make the chicken sticky, dahil sabi nga sticky, crispy fried chicken ito, isang bagay pa tayong gagawin. Like po. Napo-napo lang, kagandahan pala sa pag nire-ref mo muna yung ano, yung chicken na may coating. Yung powder niya, ay hindi napupunta sa mantika. Hindi yung kapag ginaw daw mo lang na ganun sa harina, tapos nilagay mo na sa mantika. So masabog yung powder sa mantika. Na hindi marumi yung mantika. Maganda pag nilagas mo na siya. Kumakapit siya sa ano, sa chicken, saka nagka-clump-clump siya. Hindi masyadong marumi yung mantika. Tatlo lang kami nakakain ito, si Fiona na ako at saka si Rick dahil si Emily ay nasa horse camp. 1 week siya doon, sa bukas pa siya, babayo. Yan, kaya si Bang, ayaw nila nag-i-printong, sila nakatakot ang mantika! Ouch! Nakatawa sa tingnan. Okay, pinanasan ko lang yung pan ng paper towel. Now I need butter. Pusin ko yan ito. Ngayon, ito, dahil nga sabi ko nga hindi ako nag-measurement, tansya-tansya lang yan talaga. Tsaka, learn from your past experience. Now, if it's your first, don't be afraid to have a go. Ganun talaga mo, okay? Nalagyan natin ng sweet chili sauce. Ako hindi mahilig sa manghang. Ito lang ang carry ko talaga na anghang. So, ano siya? Sweet and spicy. Tapos, nalagyan din natin itong sweet soy. Tapos, nalagyan din natin siya ng honey. 1 tablespoon lang. Tapos, hayaan lang natin siyang mag-thicken. Yung iba, naglalagay siya ng, nag-sprinkle sila ng sesame seeds. Pero wala kasi akong sesame seeds dito sa bahay, kaya wala siya. Honey. Honey, honey. Nagalasahan na yung honey. Ayan, maganda maraming sauce para makoat lahat yung chicken. Nang malaman. Lagay na ang mga chicken.
Honey, Yona, get the table ready. We are done. Coating the shell, coating the shell among sauce. Maganda to kung may budbud siya ng sesame seeds. Let's go to the table. Okay, subukan natin siya. Naling nyo? Can you hear that? Ang sarap! Yan na guys! Yummy! Aking Korean fried chicken. Alright guys! Thank you! Bye! Hot sticky chicken.